para sa mga baguhan, tuturuan ko kayo ngayon kung paano at ano ang dapat gawin sa mga cuttings na orders natin kapag ito ay dumating na po. Guys, dumating na yung order ko na cuttings. Bago natin bubuksan, i-disinfect muna natin. Spray lang natin ng alcohol. Yan. Para safe. Buksan natin guys para makita natin yung mga cuttings. Yan, ito yung cuttings. Meron na siyang mga bad break. Yan. Okay naman yung packaging nito. Galing to guys sa La Union Brazilian Hybrid cuttings. Dumating ito ng 9 days via GNT. Medyo matagal siya dumating. Mostly kasi sa GNT 4 to 5 days nandito na eh. Pero ngayon medyo na delay yung delivery nila. Yan guys, may kasama pa siyang procedure kung paano magtanim ng mga cuttings. Yan. So, tingnan natin kung may mga rots na ba o wala pa. Mayroon siyang basang papel sa ilalim ng cuttings. Yan. Yan, dandahan lang sa pagkuha ng papel. Yan guys, meron na siyang mga rots na maliliit pa lang. Yan. Yan, ito may isang mahaba rots. Yan. Malaki rin yung ano niya, yung bad break niya. Yan. Wala siyang ama guys. So maganda yung pagka kalos nito. Yung mga cuttings guys, hindi siya masyadong basa. Kaya hindi siya nagkaroon ng amag. Yan. Yung size nito is hindi naman siya pencil size, undersize lang po. Yan. Yan guys, try natin i-cut sa
sa may dulo ng cuttings kung ito ay green pa. Green pa ba to or brown na? Yan guys, oh. Yan. Green pa siya. Yan. May roots na siya na ano, dalawa, kaso maliliit pa lang. Yan, yung may puti. Yan, so yung gagawin muna natin ay ibabad sa tubig. Yan. Meron na akong tubig ulan. Dito ko sila ibabad ng 12 hours para makasipsip muna sila ng water para hindi sila ma-dehydrate. Yan. Yan guys, mga 1 inch lang yung tubig. Guys, kapag kayo mag-order ng mga cuttings at kapag ito'y dumating na at mayroon siyang amag, ay dapat hugasan na sabon panlaba yung powder tsaka isang patak na sunrox para mamatay yung bakterya nito sa cuttings. Kapag wala namang amag, no need na hugasan. Ganito lang gagawin. Ibabad mo na sa tubig para makasipsip, para maiwasan na ma-dehydrate ang mga cuttings. Ito naman guys yung mga cuttings ko na kataoba variety. Bali, binabad ko lang sila sa tubig ulan. Wala akong nilagay na rotting hormone. Hindi ko rin nilagyan ng aloe vera. Yan, binabad ko lang to sila sa tubig ulan. Yan. May mga dahon na yung iba, pero yung iba wala pa. Yan. Gagawin ko itong rootstock. Yan. Tig malaki yung mga trunk nito. Cuttings. Trunk to ng ano, katawba. Yan. Ito, yan. Wala pa siyang ugat. Pero mahaba na yung tubo niya. Yan. 4 inches na to yung haba niya. Yan. Yung size ng cuttings nito is ano, nasa pintle pin size. Yan. Bali, 2 nodes lang siya. Dalawang nodes. Yan. Ganito ako mag-cut ng cuttings, guys. Paslan siya. Yan. Ganon. Ganon din dito sa may taas, sa dulo na. Slant din. Yan. Paslan dito para kapag umulan, hindi ma-stuck yung ulan dito sa gitna. Yan. Para hindi siya masira. Dito naman sa ilalim, paslan para madali siyang itusok sa lupa. Yan. Yan guys, yung Brazilian hybrid cuttings. Meron siyang bud break, then meron siyang ugat. Dito yung lumabas yung ugat nito. At the same time, meron na siyang ugat dito sa may baba. Yan. Lumalabas na ito. So, itry ko ito na itanim sa soil mixture natin. Yan. Ito yung soil mixture ko.
itanim ko siya yung size ng seedlings bags natin is 3x8. Yan. Yung gagawin muna natin, itusok muna natin ng stick yung soil para hindi masira yung cuttings natin. Hindi masira yung sa baba niya, yung balat nito. Yan. Itusok lang natin mga 2 to 3 inches deep. Yan. Then ito, ilagay lang natin dito. Yan. Ito yung roots niya, yung root niya. Bali, i-ano natin sa soil. Ilibing ng konti. Yan. Yan. Tapos idiin lang natin yung soil ng hindi masyadong diin, konti lang. Yan. Ayan na siya, guys. Yan. Yan. Hindi natin lalagyan ng soil dito sa may bud break niya para hindi masira, para tuloy yung pagtubo niya. Yan. Yan, diligan lang natin ng kunting tubig. Bali, actually tubig ulan to yung laman ng alcohol. Ito. Diligan lang natin ng kunti para hindi masira yung ugat niya sa tubig. Yan. Yan, tama na yan. Actually, yung dinidilig ko sa mga ubas ay yung tubig ulan. Nag-iipon ako ng tubig ulan. Kasi guys, yung tubig ulan, based on my research, yung tubig ulan daw ay mayroong kasamang rotting hormone. Kaya dabi siya i-dilig sa mga halaman. Sa mga nag-order ng mga cuttings, at kapag dumating ito ay marami ng amag, at sa tingin nyo ay ito ay hindi na fresh, i-check nyo muna yung cuttings kung green pa ito or brown na. Kapag brown na, ibig sabihin wala na yan, dead bull na. So maaari po kayong mag-ask sa sealer ng replacement. And guys, ilagay natin to sa malilim na lugar, yung hindi siya direct sa ulan at hindi rin direct muna sa sikat ng araw, kasi masyado pa itong sensitive. Kapag naulanan ito, yung bud break nito is mamamatay, at kapag nainita naman, ito ay nalalanta. Yung kaibahan lang guys ng pencil size cuttings at saka yung undersize cuttings. Yung undersize cuttings is mabilis siya mag bud break, unlike sa pencil size. Yung pencil size kasi matagal siya mag bud break. Yun ang napapansin ko. Pero mas maganda naman yung pencil size kasi kaya niyang masuplayan yung
bad break niya. Pero may possibility pa rin na mag-dive back. Ganon din sa ano, undersized cuttings. Kaso kadalasan sa undersized cuttings ay nagda-dive back kasi yung nutrients hindi na kaya supplyan yung ano niya, yung bad break niya. So pero based on my observation, pareho lang sila maganda. It depends lang siguro sa pag-aalaga. Kapag naitanim na natin yung mga cuttings, avoid natin magalaw sila at iwasan din natin magdilig. Dapat maintain lang yung moisture nito. Kadalasan din napapansin ko kapag itinanim natin yung cuttings na mayroon na silang bud break, mahaba na at wala pa silang roots, mostly nagda-die back yung bud break nito kasi wala siyang mga roots.